about boundaries sa isang relasyon. Bakit nga ba mahalaga ang boundaries sa isang relasyon para mas maging matatag at mas makilala ninyo ang isa't isa? It is very essential to have a personal boundaries para magkaroon ng isang healthy relationship. Ang boundaries po ay very important sa isang relasyon kasi ito ay magbibigay ng set ng basic guidelines how you want to be treated. Kung paano mo gusto ka ituring o itrato nung kapartner mo. Napaka-importante po nito para alam mo kung ano yung pag-uugaling ipapakita mo o i-respond mo doon sa kapartner mo. For example, kung ano yung ugaling ayaw niya at ayaw mo sa isa't isa, mas nauunawaan nyo yun kapag meron po kayong boundaries sa isa't isa. Hindi po masamang mag-set ng boundaries sa isang relasyon dahil ito ay nagbibigay ng mutual respect and appropriate loving and caring. However, at some point in our life, minsan na nating naramdaman na na-violate ang mga boundaries natin. Minsan nararamdaman mo na parang stranger yung tao sa'yo, the way na ipakita niya yung pag-uugali niya sa'yo. And minsan i-deny niya yung ginawa niya or yung sinabi niya para lang ma-proof na tama siya at ikaw ang mali. Babalik ta rin nila hanggang sa questionin mo na yung sanity mo, yung sarili mo, kung ako nga kaya yung mali, siya nga kaya yung tama. Kwento ko lang guys, dati may nakasabay ako sa aeroplano. Couple sila, may edad na siguro mga nasa 60 years old na sila. So tinanong ko, parang ang sweet-sweet kasi nila kahit na matanda na sila, parang bagong kasal. So tinanong ko ano yung sikreto nung happy and successful marriage. Alam mo, napakaitin ang sagot nila. Ang sagot ng mag-asawa, boundaries and space. Alam namin kung ano yung gusto at ayaw ng bawat isa. Alam mo, natahimik ako kasi napakaraming nakita ko na katotohanan para maging isang successful ang relasyon. So, dapat alam mo pala o alam natin yung rights natin sa isang relationship. Ano ba yun? Dapat alam mo na safe ka dyan sa relasyon mo. And dapat yung boundaries and privacy na create mo, dapat respected yun. Number 3, kailangan na papakinggan ka at naiintindihan ka. Number 4, to feel validated. Number 5, kailangan maramdaman mo appreciated and valued ka. Number 6 is, kailangan irespeto niya na pag sinabi mong no, means no. Number 7, kailangan ma-meet yung pangangailangan mo. Number 8, kailangan tinatrato ka ng patas at may respeto. Iwas ang verbal abuse, absence of emotional and physical. Yan yung mga dapat na alam mong rights sa isang relationship. Rights mo and rights din nung partner mo. Identifying your limits in relationship is the first step para magkaroon ka ng healthy relationship with your partner. Step na rin yan para ma-maintain yung healthy boundaries. Yung ano lang ba yung acceptable na behavior sa relationship. For example, meron kang isang kaibigan. Tinatawagan mo, gusto mo siyang makausap. Tapos, tinawagan mo siya, tinext mo siya, hindi agad siya nakasagot. Ang sagot niya lang is busy siya. But you keep on calling and texting him or her. So, dun pa lang, hindi mo na tinatanggap. Hindi mo na nirerespeto yung boundaries niya. Hindi mo tinatanggap yung no for an answer. Gusto mo sagutin niya yung tawag mo. Gusto mo sagutin niya agad yung text mo. Walang pinagkaiba yan sa mag-partner. May mga mag-partner na kahit na halimbawa umalis yung babae or lalaki tapos imo-monitor nila yung mga partner nila na alam naman nilang may ginagawa ito at di sila mapakali. They keep calling, they keep texting at gusto nila reply and sagot din dun sa mga tawag. Eh hindi nga makasagot dahil may ginagawa. So, meaning, no muna siya nung time na yun. Tapos ikaw naman, sige ka ng sige, tawag ka ng tawag, gusto mo, sagutin niya agad. Isa na yan sa makakasira ng relasyon. Isa na yan sa pagkukross ng boundaries ng bawat isa. Ang taong hindi tumatanggap ng no for an answer is a sign na dinidisrespect mo or binaviolate mo yung boundary ng partner mo. So, what I'm saying is, napaka-importante talaga ng may boundaries kayo sa relationship para hindi ninyo nakukross yung right ng bawat isa, yung right doon sa relationship. So, mas smooth yung relationship pag nag-establish kayo ng mga boundaries. Kasi, alam nyong once na nakross nyo yan, of course, may mga consequences. So, ang gagawin nyo, hindi nyo nagagawin. Yung mga bagay na alam nyong ayaw niya sa pag-uugali mo, babaguhin mo na yon. Alam niya, alam mo rin
na yung mga bagay na makakasira sa relasyon nyo, hindi mo na ipupush dahil magkukos nga lang ng conflict yan. So, once na nasustain nyo yan, yung hindi nababiolate yung mga boundaries ng bawat isa, I'm pretty sure mas magiging smooth and mas magiging kalmado yung relasyon nyo. So, maiiwasan yung mga emotional trauma, bullying, anxiety, depression na pwede ninyong ma-experience sa relasyon. So guys, I hope nakatulong ang video na to at nasagot ko yung question mo dun sa nagtanong na bakit importante ang boundaries sa isang relationship. So if you like this video guys, please give it a thumbs up, comment down below, at huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe button. Diyan po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, libre po iyan. And also click the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Always love yourself and be a blessing. Thank you for watching and see you on my next one. Bye! Peace out!